Good news para sa lahat ng mga taga-suporta ng DDS at Marcos Loyalist. Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte nagkaroon na ng magandang kasunduan ayon sa source. Hudyat na ba ito sa isang pinakahihintay na Marcos-Duterte tandem? Matatanda ang parehong nasa Cebu ngayon ang dalawang leader para sa isang pinaka-importanteng pagpupulong. Bago ang lahat. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at click the notification bell upang laging updated ka sa lahat ng mga panibagong videos natin. Panoorin ang video pagkatapos ng ating short intro. Ang sabi ko nga ng mga pas, maraming mababago, maraming ikagugulat natin. Di ba? Ayan. Alam niyo po si Pangulong Duterte, hindi po bababa sa pwesto yan kung alam niya na ang papalit sa kanya ay hindi katiwa-katiwala. Masaya ba kayo na nagkita kanina si BBM? Masaya ba kayo na nagkausap ang Agila ng Mindanao at ang Agila ng South at Norte? Masaya po ba kayo na nagsama ang dalawa? Ah, naku, baka madulas tayo rito. Masaya ba kayo? Happy ba kayo? You're happy na nagsama-sama ang dalawa? Bukas po, magdasal pa rin po tayo ngayong gabi. Okay? Kasi bukas ng umaga, may breakfast meeting between Sara and then Senator Amy Marcos. Oo, magkakaroon ng breakfast meeting po yan sa Cebu. Sana doon sa breakfast meeting, lalong maging malinaw, maging maayos ang mga pagpupulong-pulong kung ano man ang pagpupulong nila bukas ng umaga. Na maging plansyado na ang lahat. Okay? Ang sabi ko nga ng mga pas, maraming mababago, maraming ikagugulat natin. Di ba? Ayan. Alam niyo po si Pangulong Duterte, hindi po bababa sa pwesto yan kung alam niya na ang papalit sa kanya ay hindi katiwa-katiwala. Okay? Hindi po aalis si Pangulong Duterte sa kanyang pwesto ng ganun-ganun na lang. Okay? Gusto niya, ang gusto ng ating Pangulo, iiwan ang pwesto niya sa karapat-dapat at mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, sa taong magpapatuloy ng kanyang magandang ginawa. Di ba? Yan ang gagawin ni Pangulong Duterte. Kaya po guys, doon sa mga kumakandidato pa, na ibang kumakandidatong pagkapangulo, kumakandidatong mga vice president, mga pampagulo na lang. Okay? Mga pampagulo na lang ang mga yan, mga iba dyan. Ha? Tandaan po natin, meron pa po tayong mangyayari this coming November 15. Okay guys, mayroon lang po akong ipa-vlog po sa inyo. Bukas, araw ng Sabado. Okay? October 23, 2021. Kung kayo po ay nasa Metro Manila, okay? Pakinggan nyo po ito. Sara Caravan, Busina ng Pagkakaisa, October 23, 2021, 7 a.m. Assembly Point, Harbor Square, Parking CCP Complex, Ruhas Boulevard, Pasay City. Saturday, Saturday, Green Ribbon ang kailangan po doon. Dapat nakakulay green po kayo. Okay? Solid Sara supporter na nasa Metro Manila. Kung wala naman po kayong gagawin bukas, baka pwede po kayong makijoin po doon. Okay? Ako naman po ay gagawa naman ng paraan. Kahit nandito tayo sa Baguio, dami mga ginagawa tayo, pakisuportahan po natin yung activity bukas, mga kapatid. Okay? Kaya po guys, ipakita natin na tayong mga DDS, BBM ay nagkakaisa. Hindi tayo nagkalalaban-laban. Tandaan nyo po yan, mga kapatid. Ha? Huwag na tayong mag-alitan dito sa social media. Huwag na tayong magbatuhan ng putik. Iisa lang ang ating misyon. Pabagsakin ang kalaban ng pamahalaan.
Yan lang ang huwag natin makapesto. Balik na po tayo sa ating pinaka-main topic. Ano, Nico? Kung may pera kang 100, bigyan mo muna si Johnson. Ha? Bayaran ko mamaya pagkatapos ng live ko. Okay. Alam niyo po mga kapatid, doon sa nangyari po kanina, naging maayos po ang naging pag-uusap, naging successful po. Kung ano man po yung mga nakuha natin impormasyon doon, hindi ko muna po pwede i-public. Opo. Hindi ko muna pwede tayong mag-public. Hindi natin pwede pangunahan si Mayor Sara or si BBM. Okay? Depende na lang siguro kung madudulas ako. Di ba? Kung alam niyo naman ako, madali akong madulas. Pero, tuloy pa rin po tayo ng ating panalangin, mga kapatid. Ipagdasal pa rin po natin si BBM, si Mayor Sara. Kasi alam niyo po, napakahalaga po ito eh, na magkaisa tayo. At lalo na magkaisa si BBM at si Sara. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit po dapat na magkaisa ang dalawa? Na huwag maglaban sa iisang pwesto. Kasi pag naglaban si Sara at si BBM, ang sabi ko nga po kanina, ang makikinabang si Lenny Robredo. Ang makikinabang ng kanilang inaasam na pwesto, ang grupo po ni Lenny Robredo. Kaya ho, huwag natin hayaan tayong mga supporter ni Mayor Sara, ni BBM, huwag natin hayaan na maglaban ang dalawa. Huwag natin hayaan. Napakahalaga po na tayo'y nagdarasal. Okay? Na nagkakaisa. Yun po ang kailangan. Na magkaisa tayo. Pero, kinatcha ko po sa inyo, yung dalawa ay nagkasundo na. Okay? Pag sinabi nagkasundo na, maraming ibig sabihin yan. Di po ba? Hindi ko naman po sinasabi ko ano na pagkasunduan ng dalawa. Basta ang sinasabi ko, nagkasundo na po ang dalawa. Kasi may mga kausap din po tayo na mismong malalapit din kay BBM, na malalapit mismo kay Mayor Sara, na kabilaan natin tinetext at tinatawagan kanina pa habang nagkakaroon ng mga meeting doon. At doon naman sa mga impormante natin doon sa loob, walang nangyaring pagtatalo. Bagkos, parehas masaya ang dalawa. Si Sara, si BBM at yung mga kasama ni Mayor Sara at kasama ni BBM, parehong masasaya sa nangyaring pag-uusap nila. Dapat po guys, yun ang ipagdasalin natin. Magkaisa tayo kasi pagwas ang dalawang yan naglaban, mahahati ang boto. Mahahati. Pag nangyari po yan, nahati ang boto, masasayang ang nasimulan ni Pangulong Duterte. Tandaan po natin yan, masasayang. At yung ating pinagsisigawan noong 2015-16 na panawagan kay Pangulong Duterte na tumakbo siya at siya tayo pinakinggan ng mama, mawawala po yun pag ang pumwesto ngayon 2022 ay hindi kakampi. Tandaan po natin to. Huwag nating sayangin ang mga panahon na may oras pa tayo. Magkaisa po tayo, mga kapatid. Ipagpatuloy natin ang panalangin, panawagan na magkaisa ang dalawa. Kasi napakahalaga po. Napakahalaga. Tandaan niyo po ito. Huwag natin bigyan ng puwang ang mga kalaban. Okay? At tandaan din po natin, huwag lang tayong tumuto sa pagkapangulo, sa pagka-vice president, tumutok din po tayo sa mga congressman na ipipwesto. Tandaan nyo po, bawat distrito nyo po, bantayan nyo po ang mga congressman ninyo. Kung sila ba ay kapartido, sumusuporta sa liderato ng administrasyon na to. Tandaan po natin yan. Kasi kung tayo'y puro BBM, puro Sara tayo, at ang nakapwesto po dyan, eh sabi mo na ba yung pakay? O yun, bigyan mo. Pamasahe. Okay. Pagpasipag ang pinesto lang natin si Mayor Sara, si dating Senator Bongbong Marcos,
At pag ang nakapwesto po ay mga congressman na hindi ka partido, wala rin pong silbi. Tandaan niyo po yan. Dapat magkaisa daw tayo. Mula sa congressman hanggang sa mga senador na iluluklok po natin, dapat alam natin na ang puso nila ay sumusuporta sa liderato ng administrasyon at sumusuporta sa magandang hatikain na ginawa ni Pangulong Duterte. Yan ang tabis po dyan, mga kababayan. Yan ang dapat nating gawin. Bigyan mo ng 150. Magkano ang pariya mo? Alam mo, nakalipa ko. Nakikipag-ano ka pa. Yan po ang dapat nating gawin. Suportahan po natin ang bawat kapartido ni BBM at ni Pangulong Duterte. Suportahan po natin yun. Kasi mahalaga po yan eh. Kasi po, kahit manalo si BBM o si Sara, pag ang mga congressman ay hindi kapanalig nila, pwede silang mapatalsiko dyan. Sa anong paraan? Impeachment! Yan ang gagawin ng kalaban ng administrasyon. Kahit manalo si BBM, manalo si Sara, kung i-impeach nila ang nakapwesto sa Malacanang, i-impeach nila ang Vice President, babalik tayo, sila ang pwesto. Kaya huwag natin palusutin ang mga congressman na walang ginawa kung hindi bumakbak ng bumakbak sa kasalukuyang administrasyon. Huwag natin pong bigyan ng puwang ang mga yan. Lalo na po yung mga balimbing na politiko, yung mga pasalin-salin ng partido, huwag natin bigyan ng pagkakataon yan, mga kapatid, nang hindi sumakit ang ulo natin at nang hindi sumakit ang uupong dalawang opisyal na to. Tanda po, napakahalaki po ng ating gagampanan. Tayong mga supporter ng dalawang partidong yan, malaki po ang ating papel sa panahon ng election po na to. Napakalaki po. Kaya huwag natin silang bigyan ng puwang. Pabayaan nyo na yan, Nick Lapos, yung putang inang si Pacquiao na yan. Tanga naman yan eh. Pabayaan na natin yan. Yung mga nagsasalita na kung sino-sinong pasaring ng pasaring sa dalawang kandidato natin, pabayaan na ho natin yan. Kasi guys, ito po ah, lahat ng kandidato na laban sa administrasyon, kabado po. Kabado! Kabado po sila pag nagtandim ang dalawa na to. South at North. Pag nagsama po, Norte at ang Mindanao, pag nagsama ang dalawang yan sa iisang tandim, maniwala po tayo, guys. Mahihirapan sila na makapurma. Yan ang ayaw mangyari ng kalaban ng administrasyon, na ayaw nilang mangyari na magsama si Bongbong at si Sara. Ang gusto nila ay maglaban ang dalawa. Yan ang gusto nila, para pumahati yung pwesto sa pagkapangulo. Yan po ang gusto nila. Yan ang gusto nilang mga yan, na magulo. Yan po ang gusto nila. Magulo ang administrasyon, malito ang mga botante, mawasak ang botante, mahati ang mga suporter, mahati ang boto. Yan po ang taktika ng mga yan. At may mga darating pa pong pagkakataon dyan na pag-aawayin yan si Sara at si BBM, na gagawa ng mga isyo, gagawa ng mga kwento ang kalaban para lang pag-aawayin ang dalawa. Pero ang tingin po naman sa dalawang ito ay parehong matalino, parehong may utak at malawak ang mga kaisipan. Kung kayo ang aking tatanungin, mga ka-video, pabor ba kayo na magkatandem sina Bongbong Marcos at Mayor Inday Sara Duterte sa darating na halalan 2022? Magkomento upang malaman ng mga tao kung ano ang opinion mo. Maraming salamat po sa panunood. God bless us all.